Okay, let's have a discussion regarding production of digital signals. Okay? So actually itong mga process or yung mga concepts na i-discuss ko dito, no, some of these topics na naaral niyo na or na discuss na sa inyo nung nag-aaral kayo sa digital communications, no? Pero irerecall lang natin, no, for those students na nalimutan na and for those students na hindi pa talaga alam kung ano tong digital signal or kung paano mag-produce ng isang digital signal. Okay? So let's start, no. I-recall muna natin yung two process, no, on how to produce or achieve a digital signal. Of course, nagsisimula yan sa pagsasampling, no, or yung continuous signal natin or yung information natin, no, kung ano man yan, boses man yan, kumakanta man kayo or kung anumang klaseng recording yan, no? So the way we would produce a digital signal is first ipasok muna natin yun sa sampler circuit. So ang gagawin ng sampler circuit is from the word itself, sampler, kukuha tayo ng mga samples dun sa continuous signal natin. Okay, so paglabas, discrete signal ngayon. Okay, yung mga dot na yan, kumbaga sa MATLAB ang tawag dyan eh, stem graph or stem and leaf plot graph. Okay? So discrete signal yan, no? Hindi pa digital signal yan, no? Discrete signal pa lang yan. Okay, so para makapag-produce tayo ng digital signal, yung discrete signal o yung mga samples natin, no, from the information or dun sa continuous signal na pinasok natin sa sampler circuit, ipapasok natin ngayon sa tinatawag na quantizer. So papasok siya sa tinatawag na quantization process. Okay, i-quantize natin. And after that, oh, makakapag-produce na tayo ng digital signal. Well, actually, may pangatlong process pa to, no? Yung tinatawag na encoding. Okay, kung naaalala nyo sa digital communication, after ng quantization, meron pang encoding yan. So, ang mangyayari doon is yung digital signal, papasok natin sa encoder, no, magiging PCM. O kung naaalala nyo yung PCM signal, yung may mga binary na 01010001, mga ganun. But anyways, hindi na kasi kasama yun sa subject natin, kaya hanggang quantization lang tayo. Okay? Okay. First step mo, i-discuss muna natin itong sampling. Okay? Yung continuous signal, ipapasok natin sa sampler circuit, din paglabas, discrete signal. No? Iisa-isahin natin yung mga process, no, on how to sample. Okay? So first step, no, ang rule ng sampling is kailangan natin sundin yung tinatawag na Nyquist-Shannon sampling theory. For sure, a lot of you or most of you alam na alam ito. No? I-recall natin ano ba yun? Okay. Sabi sa Nyquist-Shannon sampling theorem, yung rule daw, no, para makapag-sample tayo is kailangan sundin natin itong equation na to, no. Ano tong equation na to or yung inequality, no? Dapat daw yung sampling rate, no, yung F sub S, no, must be at least twice or greater than, no, greater than or equal to twice of the maximum frequency of the input analog signal, no? In Tagalog, kung ano yung maximum frequency ng input signal na pinasok ko dun sa sampler circuit, okay, twice daw nun, greater than or equal ng twice nung maximum na yun, yun dapat yung sampling rate ko. Okay? For example, no, if I have here a information signal, no? Okay. So let's say, no, we want this information signal na to, no? Gusto kong isample to at 50 samples per second. So what it means is for every 0.02 second we will collect a sample. Okay, pakaiba sa inyo narito, sir, saan nanggaling yung 0.02 seconds? Doon lang nanggaling yung sa sampling rate na 50 samples per second. So para makuha mo yung 0.02 seconds, baliktarin mo lang yung 50 samples per second. Ano mangyayari? Magiging 1 over 50. Ang unit niya na is second per sample. Of course, yung 1 over 50 is 0.02. So, ibig sabihin, 0.02 second per sample. Okay, kukuha tayo ng samples, no, for every 0.02 second. So, ganun lang yung ibig sabihin. Okay? I-reciprocal nyo lang yung sampling rate. Okay? So, kuha tayo ng samples, no, for every 0.02 second. So, ito yung isang sample. Okay? Ito yung isang sample. Ito yung isang sample. Ito yung isang sample. And last yung pinakahuli, 0.1. Okay? Hindi pa masyadong accurate, no? Kasi parang uunti lang yan. Kasi isipin mo, yung buong sinusoidal wave, yan yung continuous signal natin.
Tapos yung samples natin or yung data lang na nakuha natin is ilan lang, ilan ba to? 1, 2, 3, 4, 5, isama na natin yung 0, 6. 6 samples lang or 6 amplitudes lang, isipin mo continuous yan. No? Hindi pa masyadong accurate. Baka paglabas yan, parang wala kang makuhang information. Parang halimbawa, kumanta kayo, tas parang ganyan lang yung sampling rate nyo, baka parang ano lang yun. Baka kumbaga parang ang pangit nung kanta na yun na maririnig nyo sa computer kasi mababa lang yung sampling rate. Eh. So not accurate, no? Taasan natin yung sampling rate. Okay. Yan yung sampling rate, no, at 150 samples per second or 0.067 seconds per sample. Okay? O 200 samples per second naman to, no? Or 0.005 second per sample. Okay, trivia lang nung naglagay ako dito. Dun sa mga mahilig sa inyo mag-recording, yung mga mahihilig mag-edit dyan, no, ng mga music. Okay, kung mapapansin nyo, pag nag-burn kayo ng CD, no, I don't know, sa inyo, no. Pero pag nagbo-burn or nagre-record kayo, ang standard sampling rate ng most of the music recording software ay 44.1 kHz. Hindi pwedeng bumaba dun. Kasi pag bumaba na dun, ang pangit na ng quality. No? I don't know. I-try nyo lang minsan. No? Mag-record kayo tapos i-try nyo yung standard tapos i-compare nyo pag mas mababa pa sa 44.1 kHz, ang pangit ng tunog. Okay, hindi kuhang-kuha or klaro yung nirecord nyo. It's because mababa yung sampling rate. Eh. Okay, mababa lang yung mga samples na nakuha natin dun sa mismong nirecord natin. Alright, okay, let's move on. Ayun, ulitin ko. No? As we can notice, no, as we further increase the sampling rate, it replicates the original signal accurately. Okay, so ganun nga. No? Ulitin ko, in Tagalog, habang tinataasan ko yung sampling rate, no, mas nire-replicate ko yung original signal ng mas precise and accurate. It's because parang obvious naman eh, the more na dinadamihan ko yung samples na kinukuha ko dun sa continuous signal, mas nare-replicate ko yung original signal na accurate, okay, na mas precise. Okay, sana nag-guess yung part niyo. Okay, so what if naman hindi ako sumunod sa Nicuisiano na theorem? What if binabaan ko yung sampling rate, no? Hindi ko sinunod yung twice the maximum frequency nung input signal ko. Okay? Ano mangyayari? O magkakaroon ngayon ng distortion or aliasing. No? So yung aliasing, no, it is an effect of lowering the sampling rate, no, that makes the resulting signal after sampling distorted, ayan, or indistinguishable. Pag sinabing indistinguishable, parang hindi mo na maaninag kumbaga in physical, no, or hindi mo na maintindihan ano ba to, oh, di ba, parang ganun yung indistinguishable compared to the original signal. Hindi mo na ma-compare kung ito ba talaga yun or tama ba to or mali, di ba? So sinasabi ko nga kanina, no, aliasing will happen, no, if hindi natin sinunod yung Nicuisiano, no, if the sampling rate is less than, okay, twice the maximum input signal natin o yung maximum frequency of the original information signal. Okay? So, nagbigay lang ako dito ng konting illustration, no, para maintindihan nyo kung ano ba yung nangyayari. Okay, for example, no, itong input signal natin na ito na sinusoidal. No, we want to sample it at 15 samples per second or 0.067 seconds per sample. Isipin nyo, ang baba lang. Tapos yung information natin, 10 Hz. So, di ba? Dapat ano yan eh, 20 samples or 30 samples kasi dapat kasi twice ng maximum eh. Pero 15 sample lang, mas mababa sa 10 sa twice pala, sorry, ng maximum or mas mababa sa 20 Hz. So ano mangyayari? So tingnan natin. 0.067 o yan yung tatlong samples lang yung nakuha natin. I-connect natin yung dot, tingnan natin kung anong mangyayari. 'Di ba? Ang pangit. Hindi natin, isipin mo, yung halimbawa lang, no, bawa kumanta kayo, ganyan yung itsura nung signal natin, tapos nung sinample nyo at 15 samples per second, lumabas, ganto yung itsura. O, isipin nyo, ano kaya siguro ang tunog na, baka ang pangit nun, tunog alien yun. No? Parang ganun yung, ano, yung analogy, no? So, ganun yung magiging effect pagka hindi tayo sumunod sa Nicuisiano sampling theory. Alright? Magkakaroon ng aliasing na tinatawag. Okay, the next process is called the quantization.
after natin makakuha ng samples from the analog signal or dun sa information or baseband signal natin, ipapasok naman natin ngayon sa quantization circuit or quantizer, no? Okay, para makapag-produce tayo ng isang digital signal. Okay, let's first decide, no, how many bits yung gagamitin natin per quantize level. Okay, by the way, pag sinabi kasing ika-quantize natin yung isang signal, ibig sabihin hahati-hatiin natin yung into regions. Okay? Let's say for example, no, this discrete signal or yung mga samples na kinuha natin, no, gusto kong i-quantize using 4 levels, no? So by using the formula L is equals to 2 raised to n, kung naaalala niyo yun yung tinatawag na MRE signaling method sa digital communication. Okay? So yung 4 level, yan yung L natin. Susolve natin yung n. Yung n, yung resolution bits. So, ibig sabihin, yan yung number of bits na gagamitin natin, no, to represent per quantize level. So in this case, 4 levels yung L natin. So, by solving n, n is equals to 2 bits. So, ibig sabihin, per quantized level, 2 bits yung representation niya. Okay? So, tandaan natin yung mga values na yun and then gagamitin natin mamaya. Yun, okay? Next, kunin naman natin yung parameter na step size or yung resolution or the quantum na pinatawag. So, yung step size is equals to the maximum amplitude minus the minimum amplitude divided by 2 raised to n. So, in this example, yung maximum amplitude natin is 1 and yung minimum amplitude natin is negative 1. So, 1 minus minus 1 is 2 divided by 2 raised to n. Yung n natin is 2. So, 4 yung denominator. So, ilan yun? 2 over 4 or 1 half, 0.5 yung step size natin or yung resolution natin. Okay? So, yun yung mga parameters na gagamitin natin, no, in order to quantize this discrete signal. Okay, let's start quantizing. Mag-start lagi tayo sa pinaka-minimum amplitude. So, yan yung first quantize line. And then, aangat tayo ngayon ng 0.5 kasi 0.5 yung resolution natin. Okay, and then after that, 0.5 ulit dun sa 0. Okay, hindi naman laging 0, no? Nagkataon lang na 0 yung pangatlong quantized line. Then after that, yung last quantization, yung nasa 0.5. Okay, so yun lang. So after that, yan yung 0.5 na step size natin. So yung 4 na quantization line na yan, diyan tayo ngayon magre-represent ng bits, no? Since yung number of bits or resolution bits na na-solve natin is 2 bits, so 2 raised to 2 is 4 combination. So sa baba 00, okay, kung naaalala niyo sa CPE 101, I think ata, yung binary, yung 00, okay, yung una. And then 01 yung susunod, and then after that is 10, and then pinakahuli is 11. Okay, so hanggang 11 lang kasi 2 bits lang, 4 combinations lang. Okay, so we will call the bottom line as the 00 quantized line, and then 01 quantized line, and then 10 quantized line, and then 11 quantization or quantized line. Okay, next. Ira-round off naman natin ngayon yung mga samples to the nearest quantize level. Okay? So, mag-start muna tayo dito sa 0. Isama na natin yung 0. Okay? So, i-round off natin to the nearest quantize level. So, yung pinaka-nearest quantize level niya is nandito, nakasymmetric dito sa x-axis. So, dyan tayo mag-quantize. So, ito yung unang linya na i-drawing natin. Then, mag-i-stop tayo sa susunod na sample. And then yung sample naman dito sa 0.01, i-quantize natin dito sa 11 line. Okay, kasi yun yung pinaka-nearest, wala na namang quantization line sa taas. And then after that, tuloy-tuloy lang yan, no? basta i-round off natin sa pinaka-nearest quantize level. Okay? Hanggang sa makabuo tayo, o hanggang sa matapos natin, okay, makakabuo tayo ngayon ng isang digital signal or specific, no, PAM
signal or pulse amplitude modulated signal or 2-bit, kasi 2 bits yung ginamit natin. Okay, in order to for the representation for each quantized level. Okay, trivia lang, no? For voice signal, no, sa telephony, yung ginagamit natin na number of bits for encoding is 8 bits, no? Yun yung standard. And for musical recording, 16 bits yung ginagamit natin. Or 16 bits or greater than. Okay? So, yun. Nakapag-produce tayo ngayon ng isang digital signal. Okay? So, medyo tedious lang, no? Kailangan yun lang ng konting graphic or graphing skills. So, I highly suggest na i-graph nyo to sa isang graphing paper or sa paper na mayroong guidelines para hindi kayo mahirapan sa pag-trace ng samples at the same time itong pagko-quantize, no? Okay, so yun lamang, no, for now, and thank you for listening and God bless.